All right, so we got this package today. Mainit-init pa, kalalating lang guys. So, buksan natin. Let's see what's inside. Inside the plastic bag. So yung una, these are license plate holders. So that's two, front and back. Okay. Ayan siya. And then the other bag, this one, obviously nandyan yung dalawang set of stickers. Para may detail. May details lalo sa chimney.
And then the USB charger, just a reminder, use a decent LiPo charger instead of the provided ones. Yeah, not really recommended. And then it has a free leaf spring. Pero isa lang eh. How I wish apat yung pre-provide nila, or you know, more than one, pero okay na din. Then I think this one, this left piece right here is a wiper. Okay. Side mirrors, 1, 2, 3. So there are 3 provided side mirrors. And then another joint nung shaft. So may free din. Magpartner na tayo. So may free siya, may extra. Tapos reflectors, yung side mirror, to make it more realistic. Screwdriver, madami na natin yan. Then door handles, ayan. So yung mga maliliit na pieces, ano, mga added details dun sa body ng jeep. So ayan, so bag 1 and then bag 2. So yun yung included na plastic bags. I'm not sure kung nasaan yung battery, but we'll see. And then you can hear the you can hear my Frenchie at the back, the one that's snoring, yung Frenchie po namin yan. Tanggalin lang natin tong mga zip ties. Side. Wow. Okay. Then let's remove these two. Okay, so let's take a look at the body. Ganda. Tingnan yung interior. Very detailed. Angas. Eh. Nakataas yung handbrake. Think ko okay lang pag nakahinto naman siya. It's fine. And then mayroong stick. Okay ah, ang accurate talaga siya guys. Yung seat, anong kulay kaya maganda. Yung wheels, look at that, ang ganda niya. So, tingnan natin yung outside. So ito, malamang nandun yan sa isang bag. So ito yung side. Looking at this personally, di siya talagang white eh, parang siyang off-white or yeah, medyo yellowish siya. Parang light khaki, parang ganun. Tires are very soft. Actually, pwede na. Parang ganito lang din yung gulong ng TRX 4 ko. Ganito ka lang. And mukha na siyang 1.55. Yan. And yun yung lip spring niya, as you can see. Oh yes, parang heavy siya at the back. Look at that, medyo pangat. So ewan ko, lipat ko siguro yung battery sa harap nung first mod na gagawin natin. Okay, so let's
look at the front. Ayan siya. And then, ayan yung servo arm. Buti black. At least medyo tago siya. Tingnan natin. Okay naman yung play niya. I mean, for the price, I'm really not expecting much. Pero, pwedeng-pwede to sa pogi running. Or, kung gusto niyo talagang performance, guys. So, ngayon, ha, hindi ko pa naman siya natatry. Pinakamadali siguro, ilagay niyo to sa ibang chassis na crawler talaga. Kung gusto niyo talagang performance rig. Unless magkaroon siya ng upgrades na talaga, no, that will greatly improve its performance. For the price though, it's all worth it. Sa detail niya pa lang. Saka yung price niya, yung 3.5, ano, usually hard body lang yun. Ito, ready to run na 1/10 scale. Napaka astig. Panalo ka dito. Grabe. Kaya napabili na ako eh. So yung ang mura niya eh. Tapos at this scale. And then ganito ka detail na body. May interior na typically pagka may crawler ka, habol mo na talaga chassis. Tapos hahanap ka ng hard body na para maging scale. Pero ito, scale na siya. Improve mo na lang. And body itself, yung body lang mismo, worth na siya ng price. Tsaka actually yung tires, gusto ko siya. Ayan yung bounce niya. plastic yung wheels. Pero yung tires, very detailed. Again, soft. Tingnan natin ulit yung under chassis. There. So, I think naka-screw lang siya sa chassis. So, this is one of the things that we will change. Mag-modify ako ng mount niya. Maybe magnetized or I don't know. But definitely, babaguhin ko tong mount. Kasi, naka-screw yung body sa chassis. Para siyang masyadong toy-like, saka medyo mahirap magkalikot pagka ganun eh. Gusto ko lagi kasi meron akong ano eh, easy access dun sa electronics. Gusto ko yun sa lahat ng RCs ko. Yung I want easy access to the electronics para pagka may nasira or may kailangan palitan or may kailangan i-check, madali kong mabubuksan. So, okay naman siya. Gusto ko yung detail. And we'll see how it will perform. Pero again, this is intended for a light trail lang talaga. For me, ayun yung purpose ko sa kanya. Light trail. Pogi running lang. So, yung mga mods na gagawin ko, simple lang, basics lang. Hindi ko naman ipang-competition or ipang-rock crawling, no. It's really, I'm gonna use this really for light trails. Yung chill lang, pangalis ng stress. So, ayan yung switch niya. Medyo mahirap din. Baka ilipat ko din ito, yung switch. So, ngayon pa lang, dami ko nang naiisip. So, yung battery, lipat ko yan sa harap. Switch, lipat ko rin yan. Medyo mahirap dukutin. And then, I know may light to eh. Maganda rin siguro dito may light kit to make it look more scale. Apologies for the banging in the background, guys. Meron lang construction sa kapitbahay. Pero ang ganda niya.
it's all worth it. Grabe. It's very, very detailed. Hindi ko mapigil ang busisiin yung mga parts eh. Ang ano niya kasi napaka-skill. Saka ito, oh, embossed. Naka-plastic talaga siya. Na naka-ano, naka-connect. Yung very good. So, next, try natin, ano, patakbuhin. Dito lang. Check lang natin kung paano ba siya. Alright, so next guys, ito yung battery na kasama. 7.4 volts, 600 milliamperes. Actually, hindi ko alam bakit apat. So wala siyang balance charger, there's no balance plug or balance cable. Ito lang meron. I guess direct connect lang doon sa USB charger that was provided. But basically 7.4 volts, so 2S battery. If alam nyo, if you guys know, let me know kung kaya nito mag-handle ng 3S, yung stock motor. Pero basically upgrade ka rin pala, kahit pala hindi na. So yun nung una nating nakikitang papalitan agad natin, battery, yung ESC or basically electronics. Pero yung motor, kikip ko siya as is. Pero yung electronics, definitely. Hindi ako familiar dito. Di ba parin lipo pa rin tayo. Tapos ito yung remote niya. This is the transmitter. Okay yung feel nyo, may grip siya. Kaya lang, given na RTR to and it's WPL, it parang toy-like. Kailangan i-upgrade agad to. Kailangan palitan agad. I think, pwede man magamitin to sa una. If wala kang ibang transmitter, next agad. Bago man tayo mag-upgrade ng kung ano pa man. Electronics. Pero okay naman siya as is. Ano ba? Tigas eh. Yun na yung i-upgrade. So, sige. Testing natin dito lang. Alright guys, so may battery na to. Na lagay ko na rin yung battery. So, on natin yung transmitter. So, blinking blue. Right? And then, I'm guessing pag i-on natin to, dito yung switch sa ilalim. Eh, magbabind na siya. Ayun. It's blinking. Ayun, binded na agad. I didn't do anything. Yun lang. Inan ko lang yung transmitter. Inan ko to. And then, tinest ko lang left and right. Binded na siya. So, there. So, ayan, may ilaw siya sa harap. Wala siyang, may signal ba to? Okay, I thought. Okay, so, as you can see, nakakaisip na agad kayo ng upgrade, no? Yung steering angle niya. Okay, it's very limited. Kaya pang i-push siya. Okay, siguro set mo lang yung endpoints. Saka ka naaralin. Pero mag-upgrade naman tayo electronics. So, yun. I think pwede pa siyang mag-push eh. Oh. Mechanically, kaya pa. Pero stock, ayan lang siya. Very limited. Then, try natin patakbuhin. Wait. Let's try to run this at a slow pace first. Then yung reaction ng wheels.
So, pag-aalan lang natin very slow. Okay. Parang mas madali siyang sa harap. So, yan. Ang ganyan siya mag-work sa ilalim. Yan na yung slowest niya sa stock RXTX TSC. Ang ingay. So, kailangan palitan ng electronics, guys. So, try natin yung slowest. Parang listen. Definitely mas mabilis yung ikot ng nasa harapan. Okay naman. Yun lang, wala siyang mabagal na. This is all stock. Kailangan palitan yung electronics agad. Alright guys, so conclusion for the scale, detail of the body, wheels, tires, interior, I would say it's 10 out of 10, perfect siya for me. And of course, i-repaint ko to. Because kahit yung black, i-repaint pa rin natin ng black. Iba kasi pag na-repaint, may iba pag napinturahan mo compared to just bare plastic. Yung body, may plan. Yung green, yung parang army green. Kalimutan ko yung number or code ng Tamiya paint. Pero na-share sa atin yun. So yun ang gagawin natin. So ngayon, yun ang naisip kong concept. And pinakamadaling upgrade yung painting. Okay. So, scale is 10 out of 10. Performance. as a stock, tingin ko light trail. O, kahit i-upgrade ko to. For me kasi, my purpose is for this one. Just scale running or pogi running. Just for the looks. You know, running realistically. Not hardcore rock crawling kasi I have my TRX for sport for that, but this one is scale running, light trail lang. Actually yun ang hilig ko talaga, hindi ako nagko-comp, I don't do competitions, just scale running all throughout. So I didn't expect much sa performance niya. Okay lang siya for me. Okay lang siya. Ito, okay lang ito. for the price. Panalo na. Kahit nga body lang ito eh, sa price niya na yun. For 3,500 pesos, Philippine peso.
it's very cheap for this kind of body. May mga hard bodies nga mas mahal pa dito eh. So definitely I would go for this one. Maganda rin siyang entry level. Diba? Tapos you play it, you learn from it. Wala pa akong nakitang aftermarket parts sa Shopee and Lazada, but hopefully soon magkaroon. Ang una nating i-upgrade, guys, or papalitan, electronics. So remote, receiver, ESC. Papalitan natin yung battery, papalitan natin yung 2S lang naman, or try ko mag 3S. Tapos ano kung may function tong parang dual rate eh, ayun o. So yun yung puzzle sa akin, paano ko gagawin yun pag pinalitan ko na yung ESC, but we'll figure that out. So sa ngayon yun yung mga dapat natin palitan. And once we replaced the electronics that I mentioned, I think next would be the steering. Kasi it's very limited. Although for light trails, scale running, I think this is enough. Depende na lang sa inyo. Pero hindi naman siya urgent. Yung lights, okay na okay sa akin, panalo. Pero if you'll upgrade, may yung mga light kits na ano, na may turn signal, may brakes, may stop. Yun. Pero as is, panalo na siya for its price. Pero yun, bubusisiin pa natin. Kailangan natin strip down to bolts and nuts. But this one, actually, I have another one on its way. So I might post this for sale sa Shopee ko. Depende. Kasi may parating pa akong isa pa ulit eh. I at first kasi I thought iba-ibang kulay. Yung pala internationally, iisang kulay lang. So yun. So may isa pa akong parating, or baka nga dalawa pa yung dumating sa akin. Kasi nasa ano ko to eh. Nasa cart ko to ng ilang weeks na rin. Simula nung nakita ko yung mga shinare na photos. Tapos nagantay lang ako ng konting mga reviews. Lalo na about scale. Yung performance, we shouldn't expect that much sa performance niya. Kasi hindi siya rock crawler talaga. So if you're gonna buy this, pang light trail lang siya, scale. Pero I think mayroon siyang potential. Depende sa inyo, guys, gaano kayo kagaling mag-upgrade or mag-modify. I think may potential siyang maging rock crawler. And I think palitan ng electronics, malaki ng improvement eh from this stock. Para lang at least mas smooth yung takbo. Yan ang ating conclusion. So, bili na kayo, samahan nyo ako para marami tayo. Alright, thank you for watching, guys.